Hello, blessed day sa lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes. Kaya sama-sama tayong pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. So bago tayo pupunta sa study, manalangin muna tayo. Dakilang banal, Diyos na dakila, minsan pa patuloy mong i-open ang durungawa ng langit upang patuloy na ibuhos sa amin ang karunungan, ang kabanalan at ang kaalaman Panginoon tungkol dyan sa iyong kaharian. Na dakilang Ama, nagpapakamatang po kami na patuloy na dumudulog sa iyo, na saliksikin mo ang aming mga puso na kami ay karapat-dapat na tumanggap ng biyaya na nagmumula sa iyo. Bless every one of us, sa lahat ng mga manonood, sa lahat ng mga makikinig. Lord, ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa po sa amin. Padaloyin mo, Panginoon, ng banal na Espiritu, ang pag-cover ng banal na dugo na aming Panginoong Jesus upang patuloy ang kasaganan, ang kagalakan, at ang kasiyahan, Panginoon, sa pahinig ay tunay na aming malalasap sa iyong pagpapala, sa iyong karangalan, at sa iyong kapurihan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, papasok po tayo sa magandang topic, ano? Sa ano tayo? Bakit tayo, ano, pag-aralan po natin yung mga steps na. So, ngayon, paano tayo makakapangaral, no? Kung wala tayong nalalaman. Kaya, kailangan nating malaman yung ebanghelyo, no? Para makapangaral tayo. What is the ebanghelyo? Ano ba yung evangelism, no? Ano yung katuruan nito, no? Kaya nga, ang evangelism, ang nag-ano nito, ay yung Bible, no? Ito yung Bible. Ang evangelism ay start po ng pagkaalam sa Bible, no? Even sa faith, dito ang nag-inspired sa atin upang may pangaral ang magandang balita. Amen? So, the evangelism is the inspiration of the Bible. Amen? Doon sa 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21 sabi, dahil nga rito, lalong tumibay ang paniniwala na namin sa mga ipinapahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang na bigyan ninyo ng pansin ang mga sinabi nila, dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga, nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan ang mga lahat na nakasulat, isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang ipinaparangaral nila dito, kundi sa banal na Espiritu nagmula na udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Panginoon. So pinapaliwanag po dito, ang inspirasyon po ng Bible, bakit nasulat, ay para magamit natin, malaman natin na mayroong ebanghelyo. Bakit nasulat ito? Para malaman natin yung panuntunan ng Panginoon at malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin, no? Kung ano ba yung kahalagaan nito sa buhay natin. Kaya napakasarap po na mapagbulay-bulayan talaga. Ulitin po natin, no? Ang inspirasyon ng Bible, ito po, yung tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon, di ba? Kung ikaw ay naguguluhan, lumapit ka sa isang counselor, ang isang counselor naman na may takot sa Diyos, ihingi ng wisdom kay Lord dyan, at siyempre ang wisdom na nagmumula sa Panginoon na galing din sa Bible, inspired by the Bible, kaya naluluwagan yung mga puso ng mga nagpapa-counsel sa mga counselor upang makita na mayroong Diyos na kumikilos, kasi the wisdom is from God through the Bible. Amen? Kasi yun po yung pinanga ano sa atin, no? At nagbibigay liwanag sa isipan ninyo.
Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na nasulat ng mga propeta ang kasulatan hindi sa sariling interpretasyon. Ito po ay sa inspired ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya nga po bihira ang tao no, na nung una nakakaintindi sa Bible. Sabi nga nila nung una, nung kabataan ko, ay huwag yung Bible lang basahin nyo kasi nakakasira ng ulo yan. Sabi nung isang magaling na professional sa amin, magaling magkwento yon. Kaya minsan marami na kukwento eh. Kaya lang yung mga kwentong barbero yon. Kaya ay itong Bible, talagang kwento na nakaka-inspired, no? Para maging matularan natin. Lalo yung kwento nila David, kwento nila Joshua, kwento ni Caleb, kwento ni Daniel, no? Higit sa lahat yung istorya ni Jesus Christ, no? Who is the Bible? Who is the author of the Bible? No? Sino yung author ng Biblia? No? Tingnan natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Mula sa pagkabata, alam ko na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at napapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Amen. The Bible is the truth. No? Pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, no? At sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So, ang Bible, ito yung ano, ang author ay ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, no? Alam niyo ang Bible, the Bible is a library in the one book. Amen. The Bible, kailangan nating malaman 'to kasi nga ang ating ebanghelyo ay from the Bible. Ang ating ebanghelyo ay galing sa Biblia, no? Kaya nga ano ang katuruan ng ebanghelyo? Siyempre unahin mo natin alamin. Sabi nga nung iba, wala daw sa Biblia yung salitang Biblia, no? Pero alam ko mayroong salita ang Diyos na nag-inspired, no? Pero tingnan natin, no, library. Bakit library? Ang Bible po ay mayroong 66 books in the one books, no? Ang 39 diyan, 39 books, no? Genesis, Exodus, Leviticus yan, no? Numbers, Deuteronomy, no? Yung ano, ang nahati yan sa dalawa. Ang ang ebanghelyo, ang ebanghelyo na yan, no? Yung Old Testament at New Testament, no? At yung ang Biblia ay anim 66 books. Sa Old Testament ay 39 books at sa New Testament ay 27 books, no? Kaya kung titingnan nyo, may mga may mga nadagdag doon sa may apocryphal. Hindi na po 66 'yun, kagkasama yung Bible na ginagamit ng mga Catholic, no? Yung may apocryphal siya, no? May Judith, may Tobit, may ano. So, ang inonor lang po ng books ng Bible, yung 66, no? Books na canonized, no? Ng ano. Kasi ito po yung ang writer to po nito ay mga 36 to 40 man, no? Pero they are filled by the Holy Spirit, no? Punong-puno sila ng Holy Spirit, inspired sila ng Holy Spirit upang maituro at maisulat itong Biblia. Na canonized nila yung hindi pa ulit-ulit, yung walang pakinabang na ano nila, yung mga sulat ng mga king dati, experience ng mga king, no, na sinulat nilang lahat yan. Kaya naman siya pa separate, eh. May mga books of the kings, may mga books of the Judas, mayroong books of Israel. Mayroon po yan, may mga books po niyan na nakaseparate, no. Pero ang nakanonite ng 40 wise men, no, about filled of the Holy Spirit, ay ang yon, yung 66 books. So, ang original po na salita ng Biblia, alam niyo po ba kung ano yon? Yan. Ang original po na salita ng Biblia
Ang Old Testament po, ang original na salita ay ang Hebrew words. Yung 66 books ng ano ay yung Hebrew words. Yung New Testament naman ay na-inspired nilang isulat ito sa Greek words, no? By touching by the Holy Spirit, kasi si Jesus Christ. Although sa New Testament ay sulat ng mga propeta, pero nakapapatungkol ito sa mga sa tagapagligtas na si Jesus, no? Sa kanya pa rin naka-address. Pero sa New Testament, ito yung history of Jesus Christ who saved the people. Kaya nga ito sa Greek words, no? Sa Greek word nila na isulat. Pero ngayon marami ng translation po ng Biblia, no? Depende sa naunawa ng tao. Ako Ilocano ako, pero yung mas naiintindihan ko na Bible yung konting English, pero yung Tagalog talaga kasi na born again ako dito sa Tagalog eh. Kaya Tagalog yung nagagamit ko. Kung alam nyo sa Ilocano, pag nagbasa ako ng Ilocanong Bible, parang nabubulol ako eh. Ilocano ako, matigas na Ilocano, pero nahirapan ako magsalita ng Ilocano. Pero ang ano, ang Bible sin-translate na, no? Kung mayroong kung mayroong mga tribo na nalaman nila yung ano, may mga nagta-translate na rin po ng mga ng Bible. Ang inano lang po natin yung original nito ay sa Old Testament yung Hebrew, at saka yung New Testament ay yung sa Greek, no? Kaya magkahiwalay po yung ano ng nagsulat, pero naintindihan nila bakit naintindihan po nila ang Bible kasi nga inspired by the Holy Spirit. Amen. Kaya kahit anong dialect yung nagbabasa, kahit anong no, ay naintindihan kasi nga ang Diyos, no, na nagbigay lang ng salita natin, yung nag-inspired niya may sulat ang Biblia upang sabi dito magamit natin sa pagtuturo, no, ng katotohanan at pagsaway sa mga maling aral, no, at pagtutuwid sa mga maling mga gawain, no, upang may handa, no, ang mga matutuwid sa paglilingkod sa Panginoon. So ito yung nag-inspired na mayroong ebanghelyo po, no? Kaya nga maganda po na nasulat ito, no? Ang Bible 1600 years, no? Kaya yan. Ano po ang layunin ng Bible, no? Ano po ang layunin ng Biblia? Yun po, papasok po tayo doon yung sinasabi na to evangelize, no? Upang magkaroon tayo ng ebanghelyo, magkaroon tayo ng pag-aaral at pagbabahagi. Pag sinabing ebanghelyo, pag-aaral mo so sa gawa ng Panginoon at yung pagbabahagi mo rin yung ginagawa ng Panginoon. No? Sabi rin sa Galatians chapter 1 verse 6 to 9, ako'y namangha na napakabilis ninyong iniwan, siya ay tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang nangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba ang aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain, no? Sinusumpa nila. Sa panahon ng mga apostol, sinusumpa nila yung mga nangangaral ng mga ibang mga katuruan, no? Yung hindi, ano? So ituloy natin, gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay nangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, ay hayaan ninyo siyang sumpahin. Grabe, no? Kaya grabe po yung nangangaral na hindi alam yung ipinapangaral, no? Kaya napakahirap din po yung mangaral, di ba? Depende yan sa ano. Pero sa atin, natututo tayo sa mga nagtuturo kasi nga mayroong inspired ng Holy Spirit. Yung nag-inspired ng sumulat ng Bible, yun po yung nag-inspired sa atin na makinig. Nag-inspired sa atin na saliksikin yung salita ng Panginoon.
Amen. Bakit? Ano po yung layunin nito? To show and experience the knowledge of God. Ganda ng layunin po ng Bible. Amen. Ang ganda ng layunin ng Ebanghelyo. Amen. To show and experience the knowledge of God. Amen. So napakaganda. Hindi lang makita mo, no, ng harapan, kundi ma-experience mo yung knowledge, karunungan ng Panginoon. Ma-experience mo talagang ibang ano. Ang sarap ng pakiramdam pag na-experience mo yung knowledge and wisdom of God, no? Yan, ano pa? To show the holiness of God, no? Ano pa? To know the divine truth of God, no? Bakit? This book is guiding us into eternity and or everlasting life, no? This book is show to us that ang ating inaharap, ang everlasting life. Kaya nga, through our faith and through accepting Jesus Christ as Savior, kasi siya yung namatay sa cross upang tubusin yung ating mga kasalanan. Yun po yung ano ng Bible. Yun po yung inspired ng Bible, no? Yung ginawa ni Jesus Christ na magligtas ng tao. At ito rin yung inspired niya upang ipangaral ang mabuting balita. Ano po yung mabuting balita? Ang si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, siya ay umakyat sa langit, at siya ay babalik sa darating na panahon. Hindi lang yung kanta, no? Kundi yan ay katotohanan na si Jesus Christ ay babalik upang sunduin yung tunay na kanya doon sa alapaap, upang iakyat doon sa inihanda niya na tahanan doon sa langit. Kaya nga, ang inspiration po ng books ay living in the spiritual of the people, no? Kasi nga ito nga yung ano, yung pakay ni Kristo, yung manumbalik yung holiness ng tao. Kasi ang original ng tao, hindi naman yung originality ng tao yung makasalanan, eh. Paglagay ng Diyos kay Adan at Eva doon sa Garden of Eden, no? Sila ay banal na ano lang sila nung naano sila ng kumain sila ng puno, no, ng bunga ng puno na nakapagbigay ng kaalaman at karunungan. Kaya doon sila nagkasala kasi sinuway nila ang Diyos. Amen? Kaya doon po nagkaroon ng kasalanan yung tao. Pero ang original talaga ng tao ay holy. Amen? Kaya yun ang gustong ibalik ni Jesus Christ. Yun ang burden ni Jesus Christ na tayong lahat na may kaisipan na tao na nilikha ng Diyos, no, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak niya, at binigyan niya ng karapatan na kumilala at manumbalik sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya nga, ang ganda po ng layunin, no, ng Bible, ng Ebanghelyo. Pag sinabing Ebanghelyo is the Bible and the salvation of Jesus Christ. Amen? Kaya nga, ang ganda po ito, this book is guiding us into eternity or everlasting life. No? Kung wala po ang Bible, din natin alam kung natutupa lang langit, totoo ang impirno. Amen? So, ginagamit po ang mga simbahan, ginagamit ang mga elders, ginagamit yung mga pare, ginagamit yung mga lahat ng mga leaders, no? Mga ministro, mga pastor, ginagamit yan para malaman natin ang katotohanan, no? Ang na mayroong totoong langit at may totoong impyerno. Amen? Kaya nga, hindi tayo mag-ano sa titingin sa mga sekta. Ang titingin po, tingnan po natin yung Word of God na ma-inspired tayo, no? Ma-inspired tayo dun sa Word of God. Dahil dito tayo na-inspired na sa ating destinasyon. Ang destinasyon natin to achieve the salvation of Jesus Christ, no? Everlasting life in heaven. Kaya nga sabi niya, narito ang kaaway upang pumatay, magwasak at manira, ngunit narito ako upang kayo ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ang pakay ng ating Panginoong Hesus. Siya po yung may sabi noon sa John 10:10, no? Kaya nga, the Bible and ang Ebanghelyo ay to show for us and to maipakita sa atin, no? Ang nag-inspire sa atin dito ay upang makita natin yung kadakilaan ng Panginoon, kanyang kapangyarihan, at upang maramdaman natin yung unconditional love ng Diyos, at
makita natin yung the goodness of God of His supernatural. Supernatural control of the living God. No? So nakikita natin yung hiwaga, lahat ng nahiwagaan tayo, no? Kaya nga every time na nakakatagpo ako, kinakatagpo ko si Lord, talagang I'm very inspired na maranasan yung kanyang presensya. Kaya dahil yung kanyang presensya, wala ka nang hahanapin pa, no? Karamdaman mo, pinapagaling niya, yung pangangailangan mo, inihanda niya, no? How much more? Sabi nga niya, yung mga masamang tatay nga, nagbibigay sila ng pagkain sa kanilang mga anak. Eh ako pa kaya na napakabuting tatay sa inyo, di ba? Doon po kagaling ng Panginoon, doon po niya tayo ini-inspire. How He is great and how He His love is forever and unconditional, no, ang love ng Panginoon. Kaya nga patuloy nating pag-aralan, no, ang Ebanghelyo, kasi nga ito yung nag-i-inspire sa atin to habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ay lalo tayong may inspire to search His words and to meditate His words and to experience the word of the Lord through reading the Bible and through prayer by the Holy Spirit, in spirit, in spirit. Amen? Sabi rin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and 4, ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ng inyong mga pag-iisip ay naligaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. No? Sapagkat kung may dumating na mga ngaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi iyon tinanggap noon ng Ebanghelyo, na hindi ninyo tinanggap, kayo ay agad na pasakop doon. Pero ang katotohanan, no, doon sa Romans chapter 1 verse 2 and 4, sapagkat kung may dumating na mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kayo tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon sa ibang Ebanghelyo, ay hindi tinanggap, kayo'y kaagad na napapasakop doon. Kung sa kanyang anak ay mula sa birhen, sa bini ni David, ayon sa laman, ang ipinapahayag ng anak ng Diyos ay ang kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito si Kristo na Panginoon natin. So ang sarap, di ba? Ang sarap na maintindihan natin na ang Ebanghelyo ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus at ang muli niyang pagkabuhay. Kaya nga po, napakasarap pagbulay-bulayan, no, ang Word of God upang tayo din ay ma-inspired na ma-share ang katotohanan, o ibang katotohanan, yung pagliligtas ng ating Panginoong Hesus na siya ay namatay sa cross. Amen? So, yan. Tingnan natin yung experience sila Pablo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng tatlong sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa kasulatan na ipinaliwanag at pinatutunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay, at sinabi itong Hesus na aking ipinapangaral sa inyo ang siyang Kristo. So maganda pala na malaman natin na itong si Hesus, no, na dito sa Ebanghelyo ay siya yung tunay na Kristo. Siya pa yung tunay na Kristo. Pag sinabing Kristo, siya yung tagapagligtas at siya lang, wala nang iba. Wala nang ibang darating, kundi siya lang. Siya ang Kristo na isinilang, naparusahan, namatay, at muling nabuhay, at umakyat sa langit. Amen? So, siya lang ang Kristo na siyang ating tagapagligtas ng ating buhay, na kailangan nating tanggapin, no? Ano man ang mangyari, no? Kailangan nating alamin ang pakay ni Kristo sa buhay natin. Kailangan nating unawain ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So ang gusto ng Diyos sa atin
yung lagi tayong pasakop sa kanyang mga salita. Amen. Na tayo ay laging nagbubulay-bulay, laging hinahanap ang kanyang presensya. Amen. So, may tanong po ba kayo? Kung may tanong po kayo sa Ebanghelyo, ay pwede kayong mag-comment dyan. Thank you sa mga nag-watching. Salamat sa inyong time. At kung hindi nyo po naabutan, pwede nyo pong balik-balikan yan. At alam ko, ang Diyos yung mag-open sa puso nyo upang maunawaan nyo ang mga bagay na napag-aralan po natin. Kasi ang pag-aralan po natin, papasok tayo sa Ebanghelyo, ibig sabihin po pag-aralan natin ay Christology. Alamin natin ang hiwaga ng ating Panginoong Hesus at alamin natin yung kanyang salita at ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng Ebanghelyo, inspired by the Bible. The Bible inspired by the Holy Spirit. Amen. Kaya yan. Ano na tayo? Thank you sa pakikinig. Ano tayo? Shout out. Thanks for watching. Si Christine Kayanan. Wow, si Tintin. Kumusta na kayo ni Giovanni? Ano, may anak na kayo? Si Sir Ayador. Hello, Sir Ayador. Teacher po ng MRT yan. Oh, Kristiyanong kabataan. Hello, mga Kristiyanong kabataan. Thank you for watching. So, patuloy lang tayo na mag-watch dito every 5 ng hapon. So, except bukas, Merkoles bukas, meron po kaming midweek service bukas. But magwa-watch party tayo. Hello, Nanay Inday. Salamat sa buhay ni Nanay Inday sa patuloy na pagsubaybay mo sa ating live Bible studies. God bless, Nay. Stay, kumusta? Magaling na si Bishop na pinapanalangin natin. So, magaling na siya. God bless. Si Eloy Bardone. Hello. Brad. Brother Eloy Bardone. Hello. God bless. Si Joel Lupas from Spain. Thank you, bro, for watching. Kumusta na kayo dyan? Sana laging ingat. At alam ko si Lord will protect sa'yo at sa iyong family. Sa gwapo mong anak at sa maganda mong asawa. So, God bless. Joel Lupas from Barcelona, Olympic. Ay, Barcelona, Spain. Si Redan Joshua Cavaltica. Hello, sir. Kamusta kayo? Si JM Bautista. Hello, sir. Thanks for watching and for teaching my Bible study. Salamat, sir. Gilbert Orlain. Hello, Brad. Si Gilbert. Extend yung ating graduation ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, na extend sa May 31. Kaya hopefully by June, mababalik na yung ating fellowship sa mga churches. So I will invite you all to come into our church. Kaya nga, hello sa Epiphany Christian Church. Through this live, alam ko na maraming ma-inspired ng Holy Spirit sa kanilang buhay na maka-join natin sa pag-worship ng live. So, worship tayo, mag-non-stop worship tayo kay Lord, kasi magpasalamat tayo kasi iniingatan niya tayo araw-araw. Amen! Hallelujah! Yan, God bless Gilbert Orlain, si Queen Lagadon Blanco. Hello! God bless. Si Ma'am Queenie to. Hello, Ma'am. Si Ma'am Queenie pala to. Yes, Christian to, no? Hopefully, ingatan kayo ng Panginoon lagi sa maging sa family mo. Sa cute mong mga baby, Ma'am. God bless. Cute ng baby ni Ma'am. Si Maris Gonzalez, nasa Singapore. Aking friend na pagkabata yan. No, si Maris Gonzalez, birthday niya ngayon. Hello, happy birthday. So, mag-enjoy ka sa birthday mo kahit quarantine. So, napakapalad mo kasi nakatipid ka.
God bless. si Vanny Manuel. Hello. Alam ko itong si Vanny Manuel, asawa ng pamangkin ko to. Kaya, pamangkin ko talaga. So, God bless. Si Sir Rod Quarisma, ang aming engineer, civil engineer, dati kong kasama sa sa Multirich, no? Basketball players to, magaling na basketball si Rod Quarisma, no? So magaling yan, mabilis yan sa paglaro ng basketball. Hello sir, thanks for watching at God bless. Si Madam Lilibet Escobal Ramos, hello ma'am, I love you ma'am. Yung wife ko po yan. Si Insan Dominga Ramos PI. Hello Insan, kumusta na? Ikaw, dunya ka na, nasa abroad na yung mga anak mo. Kaya stay humble to the Lord and pray to the Lord, mga anak mo, malayo sa'yo. Patuloy natin yung ipag-pray sila, no? Naingatan sila ng Panginoon. Nasa abroad sila. Okay, mga teacher pa naman yung mga yon. Si Sir David Talisog. Hello, sir. God bless, sir. Welcome to my Bible study in live streaming. Engineer namin to. Engineer sa GDS. No? Ayaw ko lang kung nasa GDS pa rin to si Sir David. No? Magaling din mag-basketball to. Kalaban namin sa basketball yan. So, malupit magdala ng bola yan si Sir David. Talusig. No? Si Nana Dre Zamora. Hello, bro. Nana Dre Zamora. Alam ko, ano namin to. Safety. No? Si Lord Sanray Ramos. Hello, Lord San. I love you, anak. Ang pogi kong anak. Ang pinaka-paborito kong anak kasi mag-isa lang siya. No? Ang pinaka-mamahal kong anak. Si Lord Sanray Ramos. Yan. Si... Okay. Salamat po sa lahat ng nag-watch. Sister Breda, oh Sister Breda, hello. Happy birthday sa anak mo, no? Pakisabi si inaanak ko pala sa kasal 'yon si Yola. Happy birthday sa aking inaanak. Sana marami pang kaarawan ang bigay ni Lord at yung God bless sa mga apo, no? Ang cute ng mga anak mo, no? So ang gaganda nila. Kaya that is your treasure and ingatan mo sila, no? Ipag-pray lagi at dalhin mo hanggang bata pa sila, dalhin mo sila sa church anak para lalo silang mas maganda pa, no, ang may bata na namumold doon sa simbahan kasi iba yung kanilang paglaki. Amen. So God bless. Hello Sister Breda, no, happy birthday kay Yola. So God bless. So matagal na tayo, marami ng utang ako kay Yola. Pag yumaman ako, papasyalan ko na lang siya. Kaso siya mayaman eh, kaya ako dapat pasyalan niya. Si Sister Teresa Bayeng. Oh, so may classmate in high school. Yung muse namin niya ng high school, si Teresa Bayeng. No? Nasa Hong Kong yata to o Singapore. No? Alam niya ito yung nagpa-pray over na yung kanyang anak na naopirahan. Malaki din pera yung nagastos, no? Pero through the prayer, ginamit din yung kanyang boss. Yung boss niya ay isang Christian at ipinag-pray. At ginamit yung boss niya sa financial din, no? Kaya iba talaga ang nagagawa ng Panginoon kasi inspired eh. Inspired ng Holy Spirit eh. No? Si Catherine Barbon Cruz. Hello, Kat. So, God bless. See you tomorrow. School. So, yan. May mga nagano pala. Si Nance Cross Stitch. Shrine Stones. Shrine Stones. Sino kaya to? Ang alam ko ito si si Condito si Romer. No? So, hello. Kung sino ko man, no? God bless you. At stay safe. At alam ko, ang Diyos yung nagbigay sa atin ng knowledge and wisdom to upang magpalalim sa Panginoon sa pamagitan ng mga Bible studies. Amen. Kaya nga sa lahat ng mga nanonood at manonood pa, hayaan nyo na patuloy na ang Diyos, no? Sumama kayo muna sa panalangin ito, no? At sa awitin, kakanta muna tayo ng isang awitin para masano naman. Baka may ahabol pa na magpapa-shout out, no? Kaya kanta muna tayo sa Panginoon.
love at tempura, humble to sinner's cross, dear my shame and sinfulness, rose again. Kami ng iyong salita through the evangelization of God, through the power of your words, through the Bible, Lord. Thank you for inspiring us by the Holy Spirit. Thank you for your words na ibinigay mo sa amin. Nawa po, Diyos, ay may isa buhay, may isa puso namin ang bawat aral na pag-aralan po namin. Lord, continue to bless and continue to cover us your blood, Panginoon, to a safe, Panginoon. Ano man banta ng kaaway sa puso amin, sa mga nakikinig, sa mga manunood at manunood pa. Lord, patuloy mong i-cover na yung banal na dugo. Ang guidance, ang protection ay patuloy na igawad sa puso amin. Bawat isa po sa amin. Sa kanilang mga tahanan, Panginoon, huwag mong hayaan na sila ay masalanta ng kaaway o COVID-19. Bagkus, Panginoon, patuloy na ma-appreciate ang iyong presensya. Patuloy, Panginoon, na ma-acknowledge ang iyong kadakilaan. Patuloy na ma-acknowledge, Panginoon, ang karunungan na bigay mo, Panginoon. Dahil, Lord, pag nandun ang iyong presensya, tunay po, hindi makapanayag ang gawa ng kaaway. At tunay nga po, salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa aming bansa. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa mga frontliners. Salamat sa pag-iingat mo sa aming mga kapulisan, kasundaluhan, sa mga lahat, Panginoon, ng government officials na andun yung kanilang marugdob na paglilingkod para sa aming mga kabayan, para po sa amin na mga mamayang mga Pilipino, Panginoon. Lord, continue to bless them. Continue to naingatan mo sila, Panginoon. Dahil apart from you, we can do nothing. Ikaw ang source ng aming buhay. Kaya Lord, sa lahat ng aming mga pangailangan, kayo pang magpo-provide. Bless nyo mga nagdaraos ng kanilang mga karawan. O Diyos, marami pang karawan ang kanilang dadanasin at pagpapala.
ang kanilang lalasapin sa kanilang mga buhay. Salamat o Diyos. Salamat dakilang Ama. Salamat sa pagpapala mo sa aming lahat. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So, amping. So, yan. Thank you sa lahat ng manonood at sa manonood pa. Sa lahat ng mga manonood po, i-upload ko po ito sa YouTube. Paki-share naman po at para po yung kadakilaan ng Panginoon, inspiring by the Holy Spirit to touch the people who come draw near to the Lord, ay lalawak po no ang kaligtasan na binigay ng Panginoon. Kasi malapit na po siyang bumalik. So, in good news, malapit na tayong susunduin. So, yun po. Salamat. See you on Thursday, 5 p.m. Ang masabi ko lang sa inyo, God bless. God bless your family. God protect your family. And God bless in every one of us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.